Magandang madaling araw mga kaulti, break time from work. Pag-usapan natin yung comfort to comfort. Yan. Bakit kailangan tayo maging aware about this? You know, ang mental health may butas yan. Ang relationship may butas yan. No? Ang relationship may away yan. At pag may away, naghahanap ka ng comfort para maging okay o maging komportable ka ulit after ng mga emotional pain na nararamdaman ninyo sa inyong asawa, sa inyong wife, sa inyong husband. Hindi lang to sa babae, pati na rin sa lalaki. Okay? Both partner. So, dito, ipaliliwanag ko sa inyo na ang away, ang sama ng loob sa relationship ay nangyayari talaga. Walang away, walang samaan ng loob, walang relationship. Real talk yan. Ang importante, no, marunong tayong mag-adapt. And this is called healthy adaptation. No? Ibig sabihin, meron tayong ginagawang kapakipakinabang na paraan kung paano natin ibabalik yung dati nating komportableng pakiramdam, yung walang galit, walang sama ng loob, at peace ka, kalmado ka, yung tinatawag na serenity, yung masarap yung pakiramdam mo, no? Yung neutral yung pakiramdam mo. So yun yung goal natin. Kung masama ang loob mo, kailangan nag-a-adapt ka, marunong kang mag-adapt, healthy adaptation. Pero sa panahon ngayon, eto real talk, maraming mga hindi healthy na ginagawa ang isang babae o isang lalaki kapag nakakaproblema sila ni Mr. or ni Mrs. No? Kasi ang relationship, syempre pag nag-away kayo dyan, maapektuhan yung mental health ninyo, both partners. No? So, ang nangyayari niyan, nakakabutas ang mental health, nakakabutas ang relationship. And the key is healthy adaptation. No? Ang nangyayari kasi, the initial reaction, no, basic, one of the initial reactions ng ginagawa ng isang taong galing sa away, galing sa gulo, sa relationship, no, syempre naapektuhan yung mental health nila, humahanap sila ng comfort. So, kapag ang isang nahanapan mo ng comfort o dun ka naglalabas ng sama ng loob mo, naghihinga, at doon ka nagiging komportable, no? Yun yung nagiging comfort zone mo na tao na yun ay opposite sex. When we say opposite sex, kung lalaki ka, sa babae ka nakahanap nun. Kaibigan mo, kapitbahay mo, katrabaho mo. And then, sa babae naman ganun din, lalaki ang nahanapan mo. Unfortunately, may mga pangyayari kung saan doon sa ex pumunta. Yun yung masama doon. That is maladaptation o maling way ng pakikipag or maling way ng pagtatanggal mo o paglalabas mo na sama ng loob. Bakit ko nasabing mali? Kasi napakarami ko nang nakakausap dito na nabuntis dahil dyan. Paano nangyari yon? Kasi comfort. Pagka opposite sex yan, nagiging comflirt yan. Anong ibig sabihin natin ng comflirt? Comflirt, naghanap ka ng comfort pero nauwi sa flirting. Halimbawa, kaibigan mong lalaki, nilapitan mo, and then for how many days or how many weeks, nagkakameron kayo talaga ng maayos na usap pagdating doon sa problema mo. Ang ganda ng usap nyo. Nagbibigay siya ng advice, ang galing niya makinig, no? Puro siya pakikinig, at puro siya pang-unawa sa'yo. Ngunit, may kasamang napapasama na yung mga flirting. Pag sinabi natin flirting, yung nagpapakita ng motibo o sa hindi sinasadyang pangyayari, yung lalaki ay nagpapakita ng motibo. That is kasi ganun yun eh. Ang lalaki kasi basically, at ang babae din, ano, kapag ka kayo ay merong kasamang opposite sex or lalaki or babae magkasama kayo,
the initial reaction is, may mga galaw kayo na hindi nyo napapansin na flirting pala yun. That is the initial reaction of our body. Kasi tayo, human tayo eh. Meron tayong libidong tinatawag, meron tayong tinatawag na mga love hormones. At saka may tinatawag tayong mga hormones na kagaya ng testosterone, na ito yung nagbibigay sa atin ng galaw na hindi natin napapansin na flirting pala yun. So, hindi natin yung sinasadya. Yun ay talagang nangyayari na, halimbawa, nagbi-beautiful eyes ka dun sa nagko-comfort sa'yo. Totoo yun, di ba? O kaya yung nagko-comfort sa'yo yung lalaki ay nagbi-beautiful eyes. Paano ba yun? Ganon. O kaya ay nagbabasa ng labi, no? O kaya ay yung kanyang hagpos o kanyang yakap o hinahawakan niya yung kamay ng isang babae na nagpapa-comfort. See? Those are things, mga non-verbal or yun yung mga gestures or verbal na non-verbal na ginagawa natin kapag tayo nakikipag-usap o nagpapa-comfort. The case is, pwedeng sinadya ng lalaki yung kanyang pang-flirt, pag-flirting, or pwedeng initial reaction yun ng kanyang pagkalalaki. No, hindi ko sa pinagtatanggol ang mga gumagawa nito. Because human, physiology yan, no? Yan yung tinatawag na biochemicals ng katawan natin na nagbibigay sa atin ng reaksyon. Kasi tayo by nature, naghahanap talaga tayo ng partner. Naghahanap talaga tayo ng kaniig o kadu para tayo dumami. That is our way of surviving, para hindi maubos o ma-extinct ang human, no? So, ang problema, pagka dumating sa point na emotional yung babae or yung lalaki, nagsama sila, lagi silang nag-uusap, dumadating sa point na nagkakaganon. So, nagkakameron na ng comfort. So, nag-i-improve or nagle-level up yung comfort into comfort. At pag nangyari yun, minsan nalilimutan nila na sila pala may asawa, may commitment. Kaya sila ay nagdudu or dumadating sa point na nagkakameron sila ng relationship. Kasi nga, natagpuan nila sa isa't isa yung comfort, no? Or yung spark, nagkakameron na spark. So, ibig sabihin, kung hindi nag-initiate or nagsimula yung comforting na yon, hindi dadating sa comfort. So, ang aking punto rito, awareness, kailangan putulin o wag simulan yung comfort na yan na maglilid sa comfort, no? Ang away ay normal na nangyayari. Hindi ko sinasabing normally mag-away kayo ng mag-away. Ang ibig ko sabihin, talagang nag-i-exist yan sa relationship. Real talk yan. Ngayon, kailangan ng healthy adaptation ng babae o ng lalaki. Pumunta ka sa lugar na matahimik, antayin mong bumaba yung galit mo, o kaya ay kausapin mo ang iyong parents, kausapin mo kapatid mo, o ang iyong friend, trusted friend, ilabas mo, i-ventilate mo yung feelings mo, no? And this is the thing. Okay, mas maganda kung hindi opposite sex ito, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Maaaring sabihin ninyo, eh paano kung tomboy or gay? I mean, kung gay, halimbawa lalaki lumapit sa gay, di siyempre, sasabihin nyo baka magka-relationship. O kaya tomboy, nilapitan ng girl o ng babae, baka magka-relationship. Ito ang twist, no? Okay, nandun na tayo sa point na yon. But the thing here is, mas madaling i-separate yan kesa dun sa point na sila ay opposite sex, pwede magkaanak, bubuntis. Marami dito sa page na to ang nabuntis dahil dito. Ngayon, kung yung lalaki sa lalaki, hindi magkakaanak. Babae sa babae, hindi magkakaanak. Mas madali, mas less complicated kesa doon sa opposite sex, no? So, yun yung point. Huwag simulan. Kailangan may healthy adaptation kayong ginagawa. Habis. Kung gawin nyo yung habis nyo, no? Mag-ventilate ng feelings, pumunta sa lugar na matahimik, and those are healthy adaptation. Bye.